The Billionaire's Secret Affair, Part 16. Nagpupuyo sa galit si Andrea hanggang sa makauwi sa bahay. Maigi na lang at siya ang tinawagan ng head security ng mall. Maigi na lang at nasa malapit lang siya dahil kinausap niya ang magulang ng isang batang balak magpa-tutor sa kanya. Pinuntahan niya sa trabaho ang ginang na nagkataong nasa tagig, kaya napuntahan niya kaagad ang anak sa mall. Umiiyak daw na nakita si Samuel ng isang security guard. Palakad-lakad at tinatawag ang mama nito. Nang makita ang naka-uniforming security guard, agad na inilabas ni Samuel ang laminated card na palagi niyang inilalagay sa bulsa nito at ipinakita. Kaagad siyang tinawagan sa pag-aakalang nasa loob lang siya ng mall. Hindi pa alam ni Andrea ang buong kwento, ngunit kaagad na naghari ang galit sa kanya. Mag-isa lang niyang itinaguyod ang dalawang anak, pero di minsan ay hindi nangyari ang bagay na ito. Hindi siya nagpabaya, hindi siya kailanman naging irresponsable. Nakikinikinitan niya ang naging takot ni Samuel habang naglalakad mag-isa sa pagkalaki-laking mall. Hindi niya mapapatawad si Peter. Nang ikwento ni Samuel ang nangyari habang nasa taxi sila, ay lalong tumatak sa isip ni Andrea na hindi si Marian ang nararapat maging ina ni Samuel. Hindi ang katulad nito ang dapat na mag-alaga sa kanyang anak. Halos ayaw lumayo ni Samuel sa kanya. Ngunit nang makita ang ate, ay kay Shaira naman ito nangunyapit. Kahit paano, ay naapula ang kanyang galit habang nakatingin sa magkapatid na hindi maubusan ng kwento sa isa't isa. Palagi namang nagkikita ang mga ito sa eskwelahan at tuwing weekends ay bumibisita sina Peter. Ngunit iba pa rin yata kung magkasama ang dalawa sa iisang bubong. Nakahiga na sila nang makarinig siya ng katok sa pinto. Inasahan na niya yun, kaya kaagad siyang tumayo. Pinagbuksan niya si Peter. Nakadamit pang opisina pa ang lalaki. Mukhang pagod na pagod at labis na nag-aalala. Nakahalukip-kip na pinatuloy niya ang binata. Kung inaasahan itong ibibigay niya si Samuel ngayong gabi, nagkakamali ito. Andrea, I'm sorry. Anito, matapos maisara ang pinto. Hindi sinasadya ni Marian. Ang sabi niya ay nalingat lang siya sandali. Sandaling-sandali lang siyang pumasok sa ladies' room. Papyaw nitong ikinwento ang nangyari sa blusa ni Marian. Sa halip na mapayapa at maintindihan ng rason, lalo siyang nainis. You have no idea what I've been through. Yun na yun? Natapunan lang ng inumin ang puti at mamahalin na blusa, ngunit kumakaasta ang babae ay tila sobra-sobrang hirap na ang pinagdaanan. Wala siyang karapatang malingat kahit na sandali. Naiirita niyang sabi. Siyang babaeng pakakasalan mo, kaya siya na ang magiging ina ni Samuel. Nanay na siya. Kailangan niyang matutunan na mas unahin ang anak niya kaysa sa sarili niya. She's... Tila hindi malaman ni Peter ang sasabihin upang maipagtanggol ang nobya. Please, Andrea, I promise you, this will not happen again. Talagang hindi na ito mauulit dahil hindi ko nahahayaan. Nais niyang sabihin na kailangan nitong palitan ang babaeng nais na makasama habang buhay. Ngunit pinigilan ang sarili. Wala siyang karapatang sabihin yun. Ngunit hindi pa rin siya komportable sa kaalamang pakakasalan ni Peter si Marian at magiging ina ng kanyang anak. Pakiramdam ni Andrea ay kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangang may gawin siya dahil alam niyang habang buhay siyang hindi matatahimik. Baka pati si Celine ay hindi matahimik sa kung saan man ito naroon dahil sa mga ginagawa at maaaring magawa ni Marian. Inaako ko ang lahat ng responsibilidad sa nangyayari ngayon, Andrea. Wika ni Peter sa mapagkumbabang tinig. Ako na ang humihingi ng paumanhin. Pangako, hindi ko nahahayaan na maulit ang pangyayaring ito. Nagpapasalamat din ako na kaagad ka nakarating sa mall. Please give us another chance. Alam ni Andrea na hindi siya maaaring magalit ng matagal kay Peter. So far, pasadong-pasado ang binata sa pagiging ama kay Samuel. Alam niya ang lahat ng ginagawa nito para sa anak. Ang totoo ay wala siyang problema kay Peter. Nasa mapapangasawa nito ang lahat ng kanyang issues. Alam ni Andrea na hindi niya maaaring gamitin ang pangyayari upang bawiin ang anak mula kay Peter. Magiging sobrang unfair nun. Alam din niya na lahat ay nagkakamali. Ngunit hindi pa siya handang patawarin si Marian. Pinabayaan nito ang kanyang anak at hindi yun madaling kalimutan. Sa weekend mo na lang siya kunin. Namiss na magkapatid ang isa't isa.
Dalawang araw na lang naman at Sabado na. Nais din niyang makasama sa pagtulog ang anak. Ilang sandali na tila nais magprotesta ni Peter. Ngunit sa bandang huli ay nadidismayang tumango na lang. I understand. Tutol ang kalooban ng lalaki. Ngunit naiintindihan siya. Maaaring ipilit ni Peter ang gusto. Maaaring gamitin uli ng binata ang taktikang ginamit sa kanya noong malamang anak nito si Samuel. Maaaring nitong sabihin na wala siyang karapatan sa bata. Ngunit hindi yon ginawa ni Peter. Lumambot na ng tuluyan ang kanyang nagmamatigas na puso. Gising pa sila, pwede mo silang makita. Biglang nagliwanag ang gwapong mukha nito. Nayakap pa siya ng binata na kinagulat niya. Thank you so much. Para namang nakatunog na nakasunod na sila. Kaya nagsilabasan mula sa silid sina Shaira at Samuel. Masayang sinalubong ng dalawang bata ang lalaki. Niyakap ni Peter ang dalawang bata at pinupog ng halik ang mukha ng mga ito. May kung anong mainit na bagay na humaplo sa kanyang puso habang nakatingin sa tatlo. Si Marian, kaswal na tanong ni Andrea habang iginagala ang paningin sa condo unit ni Peter. Inihatid nila ni Shaira si Samuel Ron. Work. Matipid na tugon ni Peter habang karga ang anak. Malinaw na nanabik ito ng husto sa anak. May kung ano sa paraan ng pagkakasagot ng binata na nagsabi sa kanya na may hindi magandang nagaganap sa pagitan ng magkasintahan. Pinilit ni Andrea na huwag makaramdam ng kahit nakaunting kasiyahan sa kaalaman. Hindi yun tama. Ngunit hindi maikakailang na-relieve siya na wala sa malapit si Marian. Anong gusto niyong gawin ngayon? Tanong ni Peter. Gusto ninyong mamasyal? Mag-shopping? Umiling si Andrea. Hindi kami ganong magtatagal. May mga tuturuan ako mamayang hapon. Pero tutulungan ko munang gumawa ng assignment sina Samuel at Shaira. I-review ko na rin sila ng kaunti para sa exams next week. Okay, I'll cook. Dito na kayo mag-lunch ha? Sumimangot naman bigla si Samuel. Hindi yon nakaligtas kay Peter. Pinisil nito ang ilong ng anak. What? Hindi ka po masarap magluto. Tugon ng bata. Sabay silang natawa ni Peter. Let's order pizza then. Tinuruan ni Andrea ang mga bata habang tahimik lang na nagmamasid si Peter. Hinayaan lang siya nito sa mga ginagawa niya at hindi pinakialaman. Pagkatapos ng mahigit isang oras na pag-aaral, ay hinayaan na niyang manood ng cartoons ang dalawa. Sa halip na mag-order sa isang restaurant kagaya ng naunang plano ni Peter, nagpresenta si Andrea na siya na lang ang magluluto. Dahil wala si Marian, ay mas komportable siyang kumilos sa kusina na halatang hindi gaanong nagagamit. Sinabihan niya si Peter na maaari nitong samahan ang mga bata sa panonood, ngunit iginiit na tulungan siya. Adobok, baboy at manok lang naman ang iluluto niya. Kaya wala rin itong gaanong maaaring itulong sa kanya. May inilabas na salmon fillet si Peter mula sa refrigerator. Nilagyan niya yon ng asin at paminta at saka ipinirito. Gustong-gusto ni Samuel ang luto ni Jonathan. Panay ang banggit niya eh. Kaswal na sabi ni Peter. Natigilan si Andrea sa harap ng kalan. Hanggang maaari ay ayaw na sana nilang pag-usapan si Jonathan na hindi rin tumatawag sa kanya. Tila ganap na silang nakalimutan ng lalaki at nais din niyang gawin yun kahit na mahirap. Napalapit siya ng husto kay Jonathan, anya sa malamig na tinig. Minsan hindi ko maiwasang magselos, lalo na sa tuwing papa ang tawag niya kay Jonathan. Palagi siyang nababanggit. Ayaw niyang panoorin ang Harry Potter kasi nagpromise siya kay Jonathan na sabay nilang panoorin yun. Ni ayaw niyang ituloy ang pagbabasa ng huling libro dahil hinihintay daw niya si Jonathan. Nagsimula naman kayo ng bagong children's book, hindi ba? Nasasanay din marahil siya na walang Jonathan. Darating din ang araw na maipapaintindi natin sa bata ang sitwasyon. Ang importante ay ikaw ang kasama ng bata ngayon, hindi si Jonathan. Paliwanag na lamang ni Andrea. Tumango si Peter. Kailan siya babalik? Ang sabi ni Nadia ay nag-aaral siya sa Italy. Nagkibit siya ng mga balikat. Sinikap panatilihin ang pagiging kaswal. Ayaw niyang ipahalata na hindi siya komportable sa paksa. Hindi ko alam at wala akong pakialam. Maaari niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Wala siyang obligasyon sa amin. Tila naintindihan naman nito ang bagay na hindi niya sinasabi. He's a fool to leave you. Wala na tayong magagawa ron. Pwede mong na natin siya pag-usapan?
Pakiramdam ni Andrea ay muling nananariwa ang mga sugat na nag-uumpisa palang maghilom. Determinado siyang kalimutan na si Jonathan at hindi nakakatulong ang pagbanggit dito ni Peter. Alam niya na bahagi na ng buhay nila si Jonathan at hindi maiiwasang mapag-usapan ito. Ngunit hindi pa marahil ngayon. Masyado pang maaga. Tumangu-tangu si Peter. I'm sorry. What do you want to talk about? Marianne, ano ba talaga nangyayari sa inyong dalawa? Napatingin sa kanya si Peter. You can be really mean and vindictive. Do you know that? Natawa si Andrea. Kahit na ang totoo, ay gusto talagang malaman ang tungkol sa nangyayari. Hindi na niya iginiit ang gusto. Pribado na yon sa magkasintahan at wala siyang karapatang nakisawsaw. Not unless damay na ang kanyang anak. Kwentuhan mo na lang ako tungkol sa trabaho mo, Anya. Ginawa naman yun ni Peter. Nang mga sumunod na sandali ay naging abala na silang dalawa sa pag-uusap tungkol sa kanya-kanyang mga trabaho. Habang tumatagal ay mas nagugustuhan ni Andrea si Peter. Sa palagay niya ay magiging mabuti silang magkaibigan. Nahiling lang niya na sana ay hindi isang modelong walang alam sa pag-aalaga ng bata ang nakatakda nitong pakasalan. May binanggit sa akin si Samuel. Nananan siyang panimula ni Andrea kay Peter matapos maghain ng maiinom. Alas 8 na ng gabi. Nasa apartment nila ang binata. Sinusundo si Samuel. Hindi nasundo ni Peter ang anak kanina dahil masyadong abala sa trabaho. Walang makakasama si Samuel sa condo unit. Kaya pinakiusapan siya ni Peter na sa kanya muna ang bata. Hindi naman siya dito kailangan pakiusapan. Masaya pa nga siya na nagkaroon ng pagkakataong makasama ang anak. What did he say? May problema ba siya na hindi masabi sa akin? May gustong ipabili pero nahihiya lang? Alalang-alala kaagad si Peter. Umiling siya. Nabanggit lang niya ang tungkol sa inyo ni Marianne. Nag-away daw kayo nung isang araw. Nagyuko ng ulo si Peter. I'm sorry the kid had to hear the fight. Hindi sa nakikialam ako ha. Alam ko nalabas ako sa relasyon yung dalawa ni Marianne. Pero kasi, Peter, hindi sanay na nakakarinig o nakakakita ng nag-aaway ang mga anak ko. Medyo nabalisa at nalilito si Samuel. Ang sabi pa niya, hindi na umuwi ang tita Marian niya. Kahit na noong bago kayo mag-aaway ng matindi, hindi na raw siya umuwi sa kondo. May problema ba? Baka may maitulong ako. Nagkibit-balikat si Peter. Sinikap na magpakakaswal. Ngunit ipinagkanulo ito ng mga mata. Nakikita niyang may pinagdadaanan ang magkasintahan. Napagpasyahan namin na maghiwalay muna para pareho kami makapag-isip. May bahagi kay Andrea na natuwa, ngunit may bahagi ring nagigilty. Pakiramdam niya ay may kinalaman sila ron. Naisip niya na kung hindi nalaman ni Peter ang tungkol kay Samuel, hindi sana magugulo ang relasyon ng dalawa. Ngunit nakatakdang makilala ng mag-ama ang isa't isa. Yun marahil ang nakatakdang maganap. Ito na marahil ang pagkakataon niya upang masiguro na magkakaroon ng mabuting ina si Samuel. Kailangan marahil niyang hanapan ng bagong nobya si Peter. Hindi niya pinakinggan ang munting tinig na tila pinipigilan siya sa ideyang naisip. Ang munting tinig na nagsasabing mali ang plano niyang gawin. Kailangan ka nga palang makausap ng teacher ni Samuel sa Biyernes, Anya, at biglang napangiti. Tama! Si Marie! Ang teacher ni Samuel ang unang kandidata. Maaari niyang paglipitin ng dalawa. Napakabait ni Marie. Hindi nga lang kasing ganda ni Marian, ngunit may ganda rin naman taglay. At higit sa lahat ay gusto at marunong sa mga bata. Katulad niya ay naluluha din si Marie sa moving up ceremony ng mga estudyante nito. Mas malala nga lang siya. Bakit daw? May problema ba si Samuel sa school? Kaagad na bagabag si Peter. Nakangiting umilig si Andrea. Wala naman daw. Gusto lang niyang malaman mo ang mga munting changes sa behaviors ni Samuel mula nang lumipat siya sa'yo. Pinakiusapin ko kasi siya nabantayan si Samuel. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. From time to time, nagkakausap kami. Kanina, sinabi ko sa kanya na mas maigi siguro na malaman mo rin ang observations niya. Kaya kung hindi ka masyadong abala sa Biyernes ng tanghali, sana'y makapunta ka. Hindi niya naisip na paglapitin ang dalawa kanina. Ngunit ngayon ay buo na sa isip ang plano. Wala naman sigurong masama sa nais niya. Hiwalay naman na si Peter. Bagay naman sina Peter at Marie. Magiging perpekto ang mga ito sa isa't isa.
Perpekto ang katulad ni Marie para maging ina ni Samuel. Yes, I can manage to squeeze it in my schedule. Thanks. Nais ni Andrea na mapapalakpak. Magiging maayos ang lahat. Matagumpay ang plano ko. Yun ang paulit-ulit na naiisip ni Andrea habang nakatingin kina Marie at Peter sa kabilang mesa. Dumating si Peter sa eskwelahan at kaagad silang niyayang kumain sa labas. Tumanggi si Andrea at sinabing si Marie na lang ang ilabas nito. Ngunit ayaw pumayag ng dalawa kaya wala rin siyang nagawa. Pagdating sa restaurant ay iginiit na lang niya na himawalay sila ng mesa ng mga bata upang mas makapag-usap sina Peter at Marie. Kung hindi marahil kailangang mag-usap ng dalawa tungkol kay Samuel, ay hindi papayag ang dalawa. Habang pinapakain ang mga anak, ay pasulyap-sulyap siya sa dalawa. Nung una ay seryoso ang usapan ng mga ito. Seryosong nakikinig si Peter habang nagsasalita si Marie. Paglaon ay nagtatawanan na ang dalawa. Mukhang nagustuhan ng mga ito ang isa't isa. Lumobo ang dibdib ni Andrea sa pagmamalaki. Umaayon ang lahat sa kanyang plano. Pagkatapos kumain, ay kaagad silang nagbalik sa eskwelahan. Hindi na sila gaanong nagkaroon ng pagkakataong makapagkwentuhan dahil parating na ang mga estudyante nila ni Marie sa panghapong klase at kinailangan ng magbalik ni Peter sa opisina. Isinama na ni Peter si Samuel. Madalas sa opisina ng ama ginugugol ng bata ang maghapon. Natutulog daw si Samuel sa malaking sofa kaya hindi naman gaanong nakakaabala. Hindi pa nakakahanap ng yaya si Peter. Ipinangako nito sa kanya na kukonsultahin siya kapag nag-screen na ng sekretarya nito ang ilang aplikante. Pagsapit ng hapon ay inabangan ni Andrea si Marie. Sabik niyang tinanong kung ano ang impresyon nito kay Peter. Ang kaibigan niya, halatang kinikilig kahit napilit na tinatago. Ang gwapo niya po no, singit ni Shaira. Sobra, ani Marie, hindi na maitago ang kilig sa anyo. Nais ding kiligin ni Andrea sa progreso. Umaayon ngang talaga ang lahat sa kanya. Pagdating ng Linggo ay isinama niya si Marie sa lakad nila. Nagpunta sila sa isang malaking theme park. Mukhang natuwa naman si Peter nang isinama niya si Marie. Mas natuwa siya nang makita kung gaano kagusto ng kaibigan ang mga anak. Turk, alam niya na nakita rin ni Peter kung gaano ang pagiging mapag-alaga ni Marie. Ang gata at ang bait ni Marie, ano? Wika ni Andrea pagkatapos nilang maihatid sa bahay ang kaibigan. Nginitean siya ni Peter mula sa rearview mirror. Nasa backseat siya ng sasakyan. Nakaunan sina Shaira at Samuel sa magkabila niyang hita na parehong nakatulog na dahil sa pagod. I know what you're doing, Andrea. Ano? Pinaglalapit mo kaming dalawa and you're not subtle about it. Nakagat niya ang ibabang labi. Sa palagay ko lang ay bagay kayong dalawa. You really think so? Napangiti na si Andrea. Sa palagay niya ay nagugustuhan din talaga ni Peter si Marie. Oh, perfect! Mahusay siya sa bata. Si Marie, matutulungan ka niya kay Samuel. Kung si Samuel ang magiging dahilan ng pakikipagrelasyon kong muli sa isang babae, edi ikaw na lang, wala nang hassle. Seryoso na wika ng binata. Napatanga naman si Andrea. Hindi ka agad nakapagsalita. Paulit-ulit niyang ipirinoseso sa isip ang narinig na sinabi ni Peter upang makasiguro na tama siya ng pagkakaintindi. Nagbibiro ka lang, diba? Ngunit tila may nanunuksong tinig sa kanyang isip ang bumubulong ng, bakit hindi nga ako na lang? Ipinilig niya ang ulo. Saan ang galing yun? Natawa ng malakas si Peter. Yes, nagbibiro lang ako. Don't panic! Nakahinga siya ng maluwag. But it's something to think about. Maya-maya ay seryoso nitong sabi. Right? Bigla siyang nainis kay Peter dahil sa pagtatanim nito ng ideya sa isip niya. Nang gabing yun ay natagpuan ni Andrea ang sarili na pabiling-biling sa higaan at hindi makatulog. Iniisip niya kung paano kaya kung sila na lang ni Peter. Magiging mas madali ang sitwasyon. Ang lahat. Pagkatapos ay sumingit sa balintataw niya ang mukha ni Jonathan. Naiinis na napabuntong hininga si Andrea. Pakiramdam niya ay nagtatalo ang kanyang puso at isipan. Shaira has an excellent idea, Andrea. Sinubuan muna ni Andrea si Samuel bago ibinaling ang tingin kay Peter. Nakatabi si Shaira. Nasa isang restaurant sila at naghahaponan.
Katatapos lang ng exams kaya naisipang i-treat ni Peter ang mga bata sa labas. Ano? Napatingin siya kay Shaira ng ngiting-ngiti. Komportable na ang bata kay Peter. Hindi naman kasi pinaparamdam ni Peter kay Shaira na iba ito. Hanggat maaari, binibigyan ng binata ng magkaparehong atensyon ang dalawang bata kapag magkasama ang mga ito. She wants to sleep over this weekend. Yun eh kung papayag ka. Susunduin ko si Shaira ng Biyernes ng hapon at ako na ang bahala sa kanila. Sa Lunes ng umaga ko na iaati si Shaira. Hindi ka agad nakatugon si Andrea? Napatingin siya sa mga anak na puno ng pananabik ang mga mata. Mukhang namimiss ng husto ng magkapatid ang pagtulog ng magkasama kaya naisip ni Shaira ang ideya. I think it's a good idea. Ani Peter, nang hindi pa rin siya sumagot. Magkakaroon kami ng pagkakataong magbonding na tatlo. We'll get to know each other more. I hope you fully trust me by now. Ibinaling ni Andrea ang tingin kay Peter. Wala ka pang nakukuhang yaya. Kaya mo ba? Mababait ang mga anak niya. Ngunit bata pa rin ang mga ito. Maraming kakulitan sa katawan. Of course! Kayang-kaya! Excited na nga ako! Magpapakabait kayo ng husto? Tanong niya kina Shaira at Samuel. Sunod-sunod ang naging pagtango ng dalawa. Opo, mabait na mabait, ani Shaira. Sige na nga, napapalakpak sa saya ang tatlo. Napangiti na lang si Andrea kahit na may umusbong na lungkot sa kaibuturan niya. Mag-isa lang siya sa weekend. Hinayaan muna nilang maglaro sa playground ng restaurant ang mga bata pagkakain. Kaya mo ba talaga? Tanong ni Andrea kay Peter. Hindi ka na pwedeng magbago ng isipan. Pumayag ka na. Kaya ko. Ako pa. Hindi ko lang maiwasang medyo mag-alala. Actually, your daughter is so smart. She told me yesterday she wants you to have a me time. Narinig daw niya sa isang artista sa TV. Me time? Kung ano-ano talagang napupulot ni Shaira sa panunood ng TV. Kailangan na yata niyang bantayan o limitahan ang panunood ng kanyang panganay. Dahil exam week ngayon, wala kang tutorials this weekend, di ba? So this is for you. Iniabot ni Peter sa kanya ang isang puting envelope. Nagtatakang tinanggap niya yon at binuksan. Lalo siyang nagtaka nang makita ang brochure sa isang eco-retreat at wellness resort sa Cavite. Sabi kasi ni Shaira, wala ka ng ganong panahon para sa sarili mo. Palagi ka nalang nagtatrabaho at nag-aalaga ng bata. Gusto ro sana niya na magkaroon ka naman ng panahon para sa sarili mo. Makapag-relax. Kapag muni-muni. I thought she's so right. Alam mo na kahit na noong nabubuhay pa si Celine, ay inako mo na ang responsibilidad ng pagiging magulang ng dalawang bata. You never really enjoyed yourself. May impression nga ako na madalas mo makalimutan ang sarili mo, na palagi mong inuuna ang mga bata. So I've made arrangements. You're spending your weekend in the resort. We want you to have a relaxing and worry-free weekend. Namasa ang mga mata ni Andrea. Natouch siya ng husto. Napuno ng kaligayahan ang buo niyang pagkatao. Wala naman siyang reklamo sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap na pinagdaanan para kina Shaira at Samuel. Ngunit hindi niya maikakailang maraming pagkakataon na napagal din ang katawan. May mga pagkakataon na hinahangad niyang magkaroon ng me time. Hey! Natatawang untag ni Peter. Don't cry on me! Natatawa siya. Kung nakilala kita noon, tutulungan ko siguro si Celine na lapitan ka. Paano pinakawalan ng kaibigan niya ang lalaking to? Kumpara kay Jonathan, mas nanaisin niyang mauwi ang kaibigan sa isang katulad ni Peter. Natawa rin ang binata. Hindi mo ko kailangang pilitin. I would have married Celine if I knew. Sukdo lang hilahin ko siya sa simbahan. Seryoso ka no? Pakakasal mo talaga siya? Minahal mo siyang talaga sa kabila ng pagkakaroon niya ng anak sa ibang lalaki. Naisip niya na napakaswerte ng kanyang kaibigan. At napakatanga rin dahil hindi nito alam yun. Pakakasalan ko siya kahit na may ibang mahal ang puso niya. Kahit pa siguro hindi nabuo si Samuel. Pero malis siya eh. Nagtago. Hindi na nagpakita. Tila may pumisil sa puso ni Andrea. Masaway talaga! Anya sa nagbibirong tinig. Ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng masidhing panghihinayang. Ano kaya ang mangyayari kung kinalimutan ni Celine si Jonathan at tinanggap ang pag-ibig na inaalay ni Peter noon? Malaki siguro ang magbabago sa sitwasyon.
Buhay pa marahil si Celine at may magandang buhay kasama ang mga anak nito. Magiging masaya marahil ang kaibigan niya. Ngunit paano naman siya? Hindi niya ma-imagine ang buhay na walang Shaira at Samuel. Sa kabila ng mga pinagdaanan, nais ni Andrea na maging malaking parte ng buhay niya ang mga bata. Gusto niyang maging ina ni na Shaira at Samuel. Hindi niya nais ang ibang buhay. Hinawakan ni Peter ang kanyang kamay at nilala sa mga labi na ikinapitlag niya. Thank you so much, Andrea. Thank you for being a great mother. Utang ko sa iyo ang lahat ng to. Napakabuti mong tao. Seryoso na saad ng binata. Unti-unti na kayang mahulog ang loob ni Peter sa dalaga. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.